Sabi nga, kung kaya ng mga lalaki, abay kaya rin ng mga babae. Baka mas magaling pa nga, di ba? Gaya ng mga women engineers na sina Sherry, Meryl at Judian, na pinasok ang propesyong pag-iinhinyero at ngayon ay tagumpay sa trabahong akala pa rin ng marami ay panlalaki lang. Sa kanilang sigaw para sa lahat, carry namin yan. Abante, babae! Malakas, masipag, magaling at dapat matapang. Ilan lang sa mga katangian ng mga babaeng ito na nakikipagsabayan sa trabahong panlalaki daw bilang mga Pinay engineers. Si Cheryl, lumaki at nagkaisip sa pasilidad ng geothermal plant sa Calauan, Laguna. Naging inspirasyon niya ang kanyang teacher sa mathematics noong high school. Kaya malaking bagay sa kanya na maging magaling sa math, lalo na pinapangarap niyang maging inhinyero. Nag-enjoy kasi ako sa math. Iba kasi yung dating sa akin kung how she delivers and how she explains yung mga mathematical situations and mathematical problems. 5 taon ang kursong engineering sa kolehiyo, pero nakakadalawang taon pa lang si Cheryl nang mawala ng trabaho sa construction ang kanyang tatay. Para hindi mahinto, nag-aaral siya sa umaga at nagtatrabaho naman sa gabi. I'm a production operator. Nagpo-produce kami ng textile. May mga binabantayan kaming machine na nagiging isang raw material para makabuo ng isang textile. Panganay si Cheryl sa 4 na magkakapatid, ang ultimate goal niya ay makapagtapos at makatulong sa pamilya. Considering na 4 kaming nag-aaral, mahihirapan kami na mag-survive dun sa mga gastos. At yung nabibigay ko sa nanay ko, pandagdag dun sa mga pambili ng pagkain, pagbayad sa ibang bills. Hanggang sa umikot ang magandang kapalaran sa kanilang family. Nakapagtrabaho sa abroad ang kanyang magulang. 1 taon na lang noon, pag-graduate na si Cheryl. Nag-abroad na nga yung mga parents ko. So, unti-unti na kaming nakakaahon. So, nung mag-fourth year ako, nag-decide na ako na mag-stop na sa pagtatrabaho kasi doon yung time na meron na kaming thesis sa school. 2002, nakagraduate ng civil engineering si Cheryl at pumasa rin agad sa board exam. Walang pagsidla ng tuwa ang dalaga noon sa kanyang pagtatapos ng kabanatang ito sa kanyang buhay. Pakiramdam ko, proud. Proud ako sa sarili ko na kinaya ko. In terms of experience, naramdaman ko na may discrimination. Kasi considering na fresh grad ako, alam nilang wala pa akong experience. Yung sa foreman, meron akong chine-check na ginagawa niya. Hindi siya according sa kung ano yung approved drawings. So, ipinipilit ko sa kanya na ito yung supposed to be dapat na ginagawa mo, ito yung dapat na bakal, ito yung dapat na dami. So, hindi siya nakikinig. Dito sa Abortis Power, maganda ang support system. Bilang isang babae, hindi ko naramdaman ang mag-isa. Tulong-tulong ang lahat ng grupo sa pagkamit ng isang grupo. Mas lalong naging exciting ang kanyang career nang makapasok siya sa AP Renewables Incorporated. Sa Macban Geothermal Power Plant, ito ang isa sa nangungunang geothermal energy producers sa Pilipinas. Nakabase ang mga pasilidad sa Calauan, Laguna, Santo Tomas, Batangas at sa Tiwi, Albay. Ang aming kumpanyang ito ay industriya ng paggawa ng power gen na ang ginagamit ay ang init galing sa ilalim ng lupa or yung tinatawag nating geothermal resource ng ating mga turbina. Mula sa init, i-convert yan sa mechanical and then sa electrical. Siya ay supervisor or head ng engineering group para sa pangasiwa ng mga projects. So, malaki ang tulong ni Cheryl and yung capacity niya para ma-attain malalaking engineering projects specific sa implementation, execution, ay nakafocus siya doon at malaki ang kanyang contribution. Sa trabaho ng isang babaeng engineer, gaya ni Ma'am Cheryl,
Kasi siya yung naging planner namin sa department namin. Kailangan namin ng reallocation ng budget sa ibang project. Kaya yun, lalapit lang kami sa kanya. Siya na yung bahala kung saan kukuha. Sa AP Renewables, isa sa subsidiary ng Aboitiz Power, hindi hadlang ang kasarian para makapagtrabaho ka sa isang geothermal plant. In fact, pinopromote ng Aboitiz Power ang diversity, equity, inclusion, and belongingness. Ang ibig sabihin, lalaki man o babae, ay may mayaambag para sa misyon ng kumpanya. Kaya nakapasok sa AP Renewables sina Cheryl, Meryl at Judy Ann. Sila ay kabilang sa 28 mga babaeng engineer kasama ng 174 na mga lalaking inhinyero na nagtutulungan para maging maayos ang pagpapatakbo ng planta at makapaghatid ng maasahan, matatag at malinis na enerhiya. 14 years na sa AP Renewables ng Aboitiz Power si Judy Ann Torres. Malayo na ang kanyang narating sa buhay. Wala naman daw siyang naging inspirasyon o naka-impluensya sa kanya para kumuha ng kursong chemical engineering. Na-inlove ako sa math, sa chemistry, sa biology. Sabi ko, paano ko kaya ito lahat matututukan? Ganap ako. Chemical engineering, parang pinagsama niya. Challenge, and at the same time, alam kong gusto ko siya. Ika nga niya, nagsunog siya ng kilay. Nag-focus sa pag-aaral sa UP Los Baños, Laguna. Pangatlo sa apat na magkakapatid si Judy Ann. Grade 1 pa lang siya nang mag-abroad ang kanyang ina para mamasukan bilang domestic helper sa Italia. Masakit sa kalooban, pero dahil sa pangarap, at talagang gusto ko ay sila mapaigi ang kinabukasan. Talagang hinihanda ko na rin ang sarili ko na mapalayo. Since bata pa ako noon, wala akong idea na dapat ang mother kasama lagi ng anak. So lumaki ako na parang I took it as a normal situation. Matindi man ang kanyang pangungulila. Sa katagalan, nasanay na si Judy Ann na walang inang nag-aaruga sa kanilang magkakapatid, kundi ang kanilang tatay na naiwan sa Pilipinas. Habang tumatanda, namumulat na ako sa reality na may minsan kailangan magkalayo para makaahon, di ba? Nilalabanan niya ang lungkot. Lumalagpas ang mga importanteng okasyon, hindi man lang niya mayakap ang kanyang ina. Kahit di niya sabihin sa amin yung sakripisyo niya, alam namin, tuwing may okasyon, Pasko or birthday namin, siya yung mag-isa sa ibang bansa. Kung wala si mommy, okay lang. Yun nga lang, may mga panghihinayang minsan, bawa graduation or recognition day, na wala siya. Bilang pagtanaw sa sakripisyo ng kanyang nanay, nagsikap na makatapos ng pag-aaral si Judy Ann at pumasa sa board exam. Naging ganap na siyang chemical engineer. Punta agad ako sa kung saan may newspaper na ako. At para makita ko kung talaga totoo. Nung makita ko yung pangalan Judy Ann na talagang nag-appear doon sa newspaper na si isa sa mga passers, edi ikumpirmado na. Nalubos ang aking kaligayahan. So, yun yung first taste ko ng success. Hindi ko ma-describe yung feeling ng pagkapasa. Kasi nga, you're very happy lang na okay yung pinagpuyatan mo. Masaya ako. Lalo na at gayaan yung nakikita ko siya ay successful bilang isang engineer. Ngayon, may maganda ng trabaho si Engineer Judy Ann sa Aboitiz Power kasama ang mga lalaking inhinyero. Sa 14 years ko sa Aboitiz Power, mas na-strengthen niya ang aking mga personal values. And I'm very grateful na patuloy pa rin yung opportunity na binibigay niya sa amin, lalo sa mga kababaihan. Nagsimulang nagtrabaho sa kumpanyang ito si Judy Ann bilang Environmental Engineer. Ngayon, ang posisyon niya naging mas kritikal. Ang pagiging safety engineer. Kung titingnan ng iba, very masculine, pang macho, pang lalaki, pero kayang-kaya niya bilang isang babaeng inhinyero. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita, ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha
at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bolero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. Malaki pong responsibilidad din ang pagiging safety manager. And challenging in a way na bilang engineer, hindi directly machines ang hinahawakan ko, kundi I try to engage with the people handling it or the co-employees. Ibang tao sa makina, may sariling pag-iisip, may sariling paniniwala. Lumawak yung scope ng aking trabaho, kasama na rin po yung safety and health. So, responsibilidad ko naman na siguraduhin na yung mga katrabaho ko ay makauwi rin ng buo sa kanilang mga pamilya. Like our tagline, safety is in our DNA. So parang gusto ko po siya ma-integrate lalo sa sarili ko. And with the help of Ma'am Jude, dun niya po ako nag-guide. And parang napapakita niya po sa akin na may mas better way of doing things in addressing safety, in being proactive with the safety concerns sa company po. Mahalaga ang teamwork ng mga engineers sa kumpanya para makapag-operate ng maayos at ligtas sa aksidente. It's one of our core values, teamwork. Mas malayo po yung mararating ng bawat isa kung may teamwork, mas successful. So, it's not about what you know more, but we speak the same language, especially pagdating sa safety. Naniniwala tayo na pwedeng maiwasan ng aksidente. Isa na ring nanay si Judian, at kahit sobrang busy sa trabaho, may panahon pa rin siya para gampanan ang pagiging ina sa kanyang pamilya. I make sure na nagawa ko rin yung trabaho ko dito para naman makapag-focus din ako sa pagiging ina sa bahay. Bilang ina, kailangan nakaplano. Yung time, pag-uwi ko sa bahay, syempre, kailangan ko rin silang ipagluto. Sa tulong din ng aking mother-in-law, mahilig akong maglaba. Pang-relieve ko siya ng stress. Makalipas ang 28 taon na pabalik-balik sa abroad ang kanyang ina, may panahon na silang bumawi sa isa't isa. Tuwing weekend, tulong-tulong din sila sa kanilang laundry shop, at ang pangungulila sa ina, naibsan na sa wakas. Hindi rin nagpakabog ang babaeng mechanical engineer na si Meryl Ann Espinosa. Bilang babae, naramdaman ko na may equal opportunity dito sa career sa Aboitiz Power. Naramdaman ko na sobrang saya dito kasi feel ko kaya ko gawin lahat ng bagay and feel ko hindi ako nare-restrict kahit babae ako. Mas na-inspire ako magtrabaho more. Bata pa lang si Meryl nang makalakihan niya ang negosyong auto supply ng kanyang mga magulang. Exposed na siya noon pa man sa mga makina. Kaya raw siya nagka-interest na maging engineer. Kinakalas ko yung mga laruan para lang makita, paano ba ito gumagana? Minsan, syempre, di ko nababalik kasi bata pa ako noon eh. Tutol noon ang kanyang mga magulang sa kanyang pangarap na maging inhinyero. Pag sinabi mo kasi engineer, parang men's world. I was thinking na sana yung hindi naman ganon. Siguro business. Kasi tatanong nila, hindi mo na nga sinunod yung pagiging negosyante, kumuha ka pa ng course na panglalaki. So, grabe judgment noon. So, syempre, di ba, nung kabataan eh. So, feeling rebelde ka. Talagang hindi nila na-understand kung ba't ito yung passion ko. Sumuway si Meryl sa mga magulang. Sinunod niya ang kagustuhang mag-aral sa De La Salle University para sa kursong Mechanical Engineering. Pero nabigla siya nung very first year dahil tatlo lang silang babae sa klase. Tapos 60 plus yung guys. So talagang, oh my God, puro lalaki yung ano. Tapos ako kasi galing ako sa all-girls school before ako lumipat sa college. So ako, parang sobra akong na-culture shock. Puro lalaki. Hala, ano ginagawa ko dito sa industry? Tama ba itong ginagawa ko? Nung time na yun, sabi ko parang, ba't di na lang ako pumunta sa course na gusto ng parents ko? Baka tama nga parents ko. Baka hindi ko talaga super kaya, di ba? Ako kasi feeling ko na may kailangan ako patunayan. Kasi nasimulan ko na. Hindi siya sumuko at nag-aral na mabuti hanggang sa gumraduate siya noong 2012 at naging lisensyadong mechanical engineer.
may mga bagay na kailangan lang ng oras para mapa-understand mo kung bakit. And parang kung siguro nakita na rin ng parents ko na happy ako sa ginagawa ko talaga. Sana ako happy. Sinuportahan na lang talaga ako. First job niya ay project engineer sa isang energy company. Pinatunayan niya na kahit baguhan, meron siyang ibubuga. Hindi limiting factor yung pagiging babae. Kasi parang lahat naman kami nagtatrabaho, lahat naman kami graduate sa engineering, lahat naman kami alam ginagawa namin. Tiyatry ko makipagsabayan sa mga lalaking engineers dito. Kasi kung hindi ka nakipagsabayan, mapag-iiwanan ka talaga. Hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataon na makapasok sa Aboitiz Power, kung saan siya naging Operations Division Planning Manager. Kung may shutdown sa mga geothermal plants natin, yung any of the units, ang nangyari kasi dyan is yun yung opportunity na gawin lahat ng pag-inspect ng lahat ng makina. So, turbina, generator, lahat ng mga motor, yung mga cooling tower. So, yung key doon, since nakapatay ka, kailangan siguraduhin mo na maiksi yung duration niya. Syempre, kung nakapatay ang planta, hindi siya kumikita. So, ang aking task talaga ngayon is to make sure na kaya natin ma-optimize or kaya natin ma-maximize yung outage natin para lahat ng kailangan gawin magawa in the shortest time possible. Simula po nung dumating si Ma'am Meryl dito sa APRI, ang dami pong changes, ang dami pong mga magagandang nangyari sa mga iba pong projects namin na na-hit po namin yung target. Hey, good morning! Hi. Palaging masaya si Engineer Meryl. Pagpasok pa lang niya sa opisina, laging may bitbit na mga pagkain. Hindi mo mahahalata sa kanya na seryoso at kritikal ang posisyon niya sa kumpanya. Chill lang kasi si Meryl. Sa kabila ng kanyang mga ngiti, dumanas pala siya ng mabigat na problema sa buhay. Kakapasok pa lang niya nang biglang nagkaroon ng massive stroke ang kanyang tatay. Nag-agaw buhay. Na-paralisa ang kalahating katawan at nagpabalik-balik sila sa pagpapagamot sa ospital. Day after, no, January 20, namatay naman lola ko. Nagkasabay sila. Nasa isip ko lang, parang, paano ba natin ito matatawid? Ako lang inaasahan sa family noong time na yun. Sobrang naka-help talaga yung Aboitiz, no? Nag-help sila yung insurance, no, nag-kick in. Yung dad ko kasi dependent ko. So, at that time, halos lahat ng hospital bills, na-cover siya ng insurance Aboitiz. So, laking pasalamat ko talaga. Mula sa inuupahang dorm sa Batangas kung saan malapit sa pinagtatrabahuan, lingguhan siyang bumibiyahe papunta sa Quezon City. Kapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Thank you. Wala raw muna siyang balak mag-jowa. Hindi mo naman kailangan ng someone na special para maging happy ka. No? Self-love! Ngayon, no, mas kailangan ako ng family ko. Everybody! Bilang mabuting anak, ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang. Very responsible siya, ganun, and very loving and caring daughter. Malayo na ang narating ng babaeng inhinyero. Mula sa pagiging huwarang anak, dakilang asawa, at mabuting nanay. Nakaka-proud po at napapahanga po ako ng mga babaeng engineer dito sa Aboitiz Power. Gawa ng nagagawa po nila yung mga ginagawa na din po naming mga lalaking engineer. Napuprove po talaga nila na kaya din po talaga nila yung mga nagagawa po talaga ng lalaki. Perspective ng pagiging ate nila, pagiging nanay nila, pagiging asawa. I would say the same, no? Yung experience is mas mabilis makapag-open up ng mga, let's say, work problems sa mga managers mo na babae or sa mga workmates mo na babae compared dun sa mga workmates mo na lalaki. Bilang babae sa Aboitiz,
huwag mo isipin na just because babae ka, na nililimit yung choices mo. There's always opportunity if you know how to find it and you know how to work hard. Napakalaki ng potensyal ng mga Pilipinang inhinyero. Hinahangaan at ipinagmamalaki sa kanilang larangan. Kaya, saludo kami sa inyo, mga proud Pinay engineers. Kayo talaga ang may K, magsabing abante babae. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!